Dahil di tayo sanay dito sa ano, sanay tayo sa face-to-face. Ang ating mensahe sa umagang ito, alam na natin sa mga denominasyon ay talagang pinagdiriwang ito taon-taon. At tayo naman bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ng Panginoon ay hindi lang taon-taon ang ating pagdiwang, kundi araw-araw at linggo-linggo. Ito ay ating isinisagawa sa pamagitan ng ating ginawa kanina na pagpirapiraso ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, sapagkat ito ay naglalarawan sa huling hapunan at sa parating na kamatayan ng ating Panginoong Kristo at pagkalibing at sa kanyang muling pagkabuhay. Yan ang fact of the gospel. Yan ang pinakabuod ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ang ating pamagat ay inilagyan ko na what do you see? Ano ang ating nakikita? Lalong-lalo na sa araw na ito na pinagdiwang ng halos bumundo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. So, when you look at the stars of the night, the clouds in the day, the deep blues of the beautiful ocean, and sunset painted with orange, pink, and purple, what do you see? Anong makikita natin kung ito sa umaga o sa gabi ang ating makikita ang nagagandahan ng mga bituin sa kalangitan? Mga ulap, nag-iba-iba ng mga kulay sa gabi o sa umaga. Ang mga nag-aasul na mga karagatan hanggang sa paglubog ng araw ay ating makikita. Anong makikita natin? Anong masasabi natin? You see the great artistry of God. So ating makikita ay ang walang kapantay na kapangyarihan sa kamay ng ating Panginoong Kristo, sa kamay na malikhaing kamay ng Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. And when you look at Jesus Christ, what do you see? Kung titingnan natin ang ating Panginoon, ano ang ating makikita? Number one, when you look at the birth of Jesus Christ in Matthew chapter 1 verse 18 to 23, aking basahin dito sa Biblia ko dito, ang aking gamit ngayon ay New King James Version. Ang sabi dito sa verse 18, Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. So, nang nag-engage na sila Jose at Maria, natuklasan ni Jose na ang kanyang mapangasawa na berhen na si Maria ay nagdalang tao. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her as a public example, was minded to put her away secretly. So nag-isip si Jose, si Joseph, na kanyang sikretong hiwalayan ang kanyang mapangasawa. Subalit, kung titingnan natin ang buod ng talatang ito, ng chapter na ito, ay nagpakita sa kanya ang anghel at si Joseph ay sinabihan na hindi nagtataksil si Maria, kundi ang bata na sa kanyang sinapupunan ay sa kataas-taasang Diyos. So nakikita natin dito ang power of God ng ang isang birhen na babae ay magdalang tao. Now, letter B, Genesis chapter 3, verse 15, ano makikita natin?
You see, the plan of God is scheme of redemption. Ang plano ng Diyos dito pumasok, ang plano ng Diyos kung paano niya isasagawa ang pagliligtas ng sangkatauhan, sapagkat ang sangkatauhan ay nagkakasala na sa pamagitan ni Adan at Eva, na hindi nila pinakinggan ang boses ng Diyos, sa halip ay ang boses ni Satanas, ng Ahas. So basahin natin ang chapter 3, verse 15 sa Tagalog. Sabi dito, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae. So ito ang sabi ni tinutukoy niya ay ang Ahas. At ang iyong binhi, pati ang mga maging binhi ng Ahas, at ang kanyang binhi, itong kanyang binhi, ito ang ating si Virgen Maria, at ang kanyang mga darating na mga saling lahi. Ito ang dudurog na inyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So ito yung pumasok, ang plano ng Diyos sa pagliligtas ng sangkatauhan. In letter C, makikita natin diyan, chapter 2, verse 1 and 2, you see a future Savior. Basahin ko ang Matthew chapter 2. Ito na lang sa malalaki. Chapter 2, verse 1 and 2. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his stars in the east and have come to worship him. So nakikita natin na ang mga wise men, hindi po to itong tatlong hari na tinutukoy sa ating mga kaibigan, kundi tingnan natin yung wise men, hindi lang po to tatlo. Tatlo lang nakarating, sapagkat ayon sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa ay umabot ng 2 taon o 3 linggo ang paglalakbay ng mga pantas. Ano ba itong mga pantas? Ito yung mga matatalino. Ito yung mga magay na buhat pa sa malayong silangan, sa malayong lupain, naglalakbay at sinusundan ang tala upang hanapin ang hari, ang isinilang na Panginoong Jesucristo, hari na mga hari. Ano daw, bakit nila ihanap? Upang sambahin siya. You see? So makikita natin dito mga kapatid, ang future Savior. So sasambahin. Now, sa Kapaskuhan, makikita natin na mayroong representation ang ating mga kaibigan na ang bata ay doon pa rin inabot ng 3 mga matatalino, pantas. Ano ba itong mga pantas? Sila yung mga astrologers, sila yung may mga kapangyarihan, sila yung mga may katalinuhan umunawa ng mensahe ng kalangitan, sila yung may kakayanan na uunawain at intindihin ang mensahe ng kalangitan. So pagdating nila, verse 11, saan nila nakita ang bata? And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. So hindi si Maria. The misrepresentation of the Catholic theologians is si Maria ang sinamba. Pero dito sa Biblia, him, to worship him, o hindi si Maria, kay him. Okay? Now, dito natin makikita mga kapatid ang future Savior. Now, pupunta tayo sa pangalawa. Number 2, when you look at the life of Jesus Christ, ano makikita natin? John chapter 1 verse 29, you see the Lamb of God. So kung titingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ni Juan, si Apostol Juan ay naisinabi niya, basahin ko,
Juan 1:29, ganito pagkasabi dito. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Narito ang kordero ng Diyos na siya ang mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Okay? Number two, B, John chapter 4, verse 31, you see an obedient son. So dito natin makikita kung titingnan natin ang buhay ni Jesus. Ano ba si Jesus? Ano ba ang kanyang buhay nang nandito pa siya sa sanlibutan? Isa sa dahil ito, ang plano ng Diyos, makita natin na siya dapat tularan sapagkat siya ay masunurin na anak. Okay? Masunurin. Kaya yung mga anak nating hindi masunurin yan, kanino kayang anak yan? Yung hindi masunurin na anak, hindi siya obedient. Kaninong anak ba yan? Kay Herodes o sa Panginoong Diyos? Kasi kung titingnan natin ang buhay ng ating Jesucristo, John 14:31 ay ang sabi dito, "But that the world may know that I love the Father, and as the Father give me commandments, so I do. Arise, let us go from here." Tumayo kayo at tayo umalis dito. Okay? So, ang kanyang ginagawa ay yung pinag-uutos ng Ama. Kung titingnan natin ngayon, yung mga ayaw nating ipapagawa sa ating mga anak ay siyang kanilang ginagawa. Mayroon tayong inuutos, pero iba yung ginagawa. Kung silipin mo, naroon sa sulok, akala mo, ginawa na yung ating pinag-uutos na doon sa email. Ang ngiti-ngiti doon sa sulok. Tawang-tuwa, di ka na naririnig. Di ka na pinakinggan. So dito, kung titingnan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, you see an obedient son. Kaya dapat ito ang titingnan natin. Numbers, letter C ay sa Lucas 4:5-8, anong sinabi dito? You see a man who will not be lured away from God by the temptation of Satan. Alam natin ang konsepto nito, ang buod ng kwento ng talatang ito ay nakikita ni Satanas na siya ay gutom na gutom, 40 days na hindi siya uminom ng tubig, hindi siya kumakain, kaya nakita ni Satanas na ito'y gutom. Kaya tinukso niya. Ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw Misaya, gawin mong tinapay ang batong ito. Familiar sa atin yan, no? Kahit di natin basahin. Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Nasusulat. But Jesus answered him, saying, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every words of God." So, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi nabubuhay sa bawat salita ng Diyos. Every, hindi a certain word, but every word that proceeds from the mouth of God. So, hindi certain words, but every words that proceeds from the mouth of God. Kaya, dapat natin itong titingnan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Tapos, dinalapas siya sa tuktok, tinukso siya. Dinalapas siya sa kinatutuktukan ng bundok at pinakita, "Tingnan mo, nagagandahang kapaligiran. Tingnan mo, ang kagandahan ng sanlibutan. Kung ikaw ay luluhod at sumamba sa akin, ipagkaloob ko sa iyo lahat yan. Ipagkaloob ko sa iyo lahat yan." Anong sabi ng ating Jesucristo? "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." Imagine, lumayo ka sa akin sa mga Satanas. Nasusulat sa ang Diyos ay siya lamang iyong sasambahin at or paglingkuran. Only you shall serve.
Kanino? Sa Diyos. Sinong tinukso? Si Kristo. Na sumamba sa kanya, sumasa kay Satanas. So dito, kung titingnan natin, mayroon ng partial confession o admission ng ating Panginoon sa Kristo dito na siya ay Diyos. Ang sabi niya, huwag sambahin mo ang iyong Diyos, ang iyong Diyos at sa kanya kalaman maglingkod. O sinong tinukso? Si Kristo. Kanino ka sasamba? Dapat kay Kristo din. Okay? Ano makikita nito sa chapter na ito, mga kapatid, na hindi siya nagpadala. Hindi siya natukso. Unaling lang sa mga patibong ni Satanas. Sapagkat si Satanas ay nariyan lagi. Inalimbawan ni San Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi, magbantay kayo sapagkat ang inyong kalaban, ang inyong kaaway si Satanas ay umaaligid sa inyo parang isang gutom na leon. Umatungal upang maghanap ng kanyang masisila. No? Tinukso siya sa pagkain dahil alam na yung Satanas yung gutom. Tinukso siya sa kagandahan, position and material positions. Hindi siya nagpadala. Hindi siya natukso. Hindi niya tinalikuran ang kaluuban, ang pagsunod niya as sa sinabi sa 1:14:31 as an obedient son. Okay? Kung titingnan natin mga kapatid, ilarawan sa atin bilang mga lingkod ng ating Jesu Kristo, kung kita kaya ipakitaan ang mga ganong bagay, gutom na gutom ka. Nalaala ko yung aking tiyuhin na sa Surabay, no, ako security ka doon. Hipis siya sa Surabay. Kamag-anak namin malayo. Siya yung chief of police. Eh, sa balista yun. Nakita kami niya. Do, sama mo ako sa kantin. Eh, pagdating doon sa kantin, eh, walang ulam. Walang ibang ulam. Pero, litsong kawali. Nung, wala nang ulam nung. Yan lang, no. Ano yan? Litsong kawali. Sige na lang, kay gutom. Pero wag mo ako isumbong kay yaya ni mo dadaya. Palayasin na ko. No? Kasi ang katabi nila sa Surabay, Artilim yan ngayon. Bayan ng Artilim, sa Bongga Sibugay. Ang katabi nilang bahay ay simpahan ng Sabadista. So, natukso siya. Dahil gutom na gutom siya, kinain yung bawal sa kanilang pananampalataya. No? Ano kaya tayo? Kung alukin tayo ng mga ganyang bagay. Mayroon akong video dito, video clip na nakuha ko sa YouTube na nagsabi si KRD na wala siyang nakikitang matino sa kanyang mga ministro, ang hinabo lamang sweldo, pabahay, sasakyan. Ang ibig sabihin, natukso sila sa mga material na bagay. Paano kaya kung mangyari sa atin mga kapatid, kaya nating labanan? Kaya kung tayo ay obedient son sa John 14:31. Hindi katulad nitong may pangyayari ng isang malaking pagtitipon sa Amerika, kinaluhan ng mga pastors at mga bishops ng isang kongregasyon, nagsisiksikan sila doon sa parking, nagmabarili, pumasok. Maya-maya, may isang ministro na nagmabariling lumabas. Ha? Hindi malaman kung bakit nagmamadali, parang galit, nababasa ng mga driver doon sa parking ang mukha noong ministro na nagmamadali, paandar, tinmaririt, umarorot pa atras, nabangga niya yung isang sasakyan. Pagkabangga, inulit pa niya. Imagine, obedience ba yun? Pagkatapos, bumaba siya. Kumuha ng papel. Sumulat. Ipinatong sa hood ng sasakyan, binangga niya. Nakita ng driver. Sumulat. At inipit sa wiper ng sasakyan na kanyang binangga. Maya-maya, naglabasan na yung mga ministro.
laking gulat nung may-ari ng sakyan. Na UP-UP na kanyang kotse. Ano klase ministro yun? Ang sabi nung may-ari ng kotse, Brad, nakita mo ba yung sino nakabanggaan nito? Hindi namin pinansin, Pastor, kasi nandiyan, basahin mo lang, may sulat siya diyan sa wiper, iniipit diyan. Baka nandiyan yung kanyang pangalan at kanyang address at kanyang telepono. So, kinuha. Kinuha ng may-ari ng sasakyan ang sulat na nakaipit sa wiper. At yung sulat na yan, mga kapatid, nasa akin ngayon. Kung may kamera dyan, makita nyo, nandito. Gusto ba nyo malaman kung anong nakalagay? Ganito ang pagkasabi. Ayan, sabi nung nakabangga. Nabangga ko ang iyong sasakyan, yuping-yupi. Hindi mo kasi inayos sa pagparada. Yan tuloy, yuping-yupi. Imagine, parang galit pa, no? At kung inaakala mo na ibibigay ko ang aking pangalan, address at telepono, ano ako? Bali? Imagine mo, mga kapatid, nadala sa kanyang bugso ng kanyang galit. Kanino ba nagmula ang bugso ng ating galit na mamumuo sa ating puso? Hindi yan as obedient son. Ito yung espiritu na yung tumukso sa ating Pinasyo Kristo. Siya ang nagbibigay noon. Kaya sa ating sa part 2, when you look at the life of Jesus Christ, you see an obedient son and a man who will not be lured away from God by the temptation of Satan. Pumunta tayo sa number 3. When you look at the cross of Christ in chapter 22 verse 42 44 hanggang 44, ano makikita natin? You see a man in agony. Kung basahin natin ang chapter 22 verses 40 to 44 sa Lucas, ay makikita natin ang isang tao, ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Na nahihirapan. Bakit siya nahihirapan? Siya'y lumuhod na nalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, 40 to 44, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. When an angel appeared to him from heaven, strengthening him, nagpakita sa kanyang ahing anghel at kinumpot siya. Pinalakas siya. Pinalakas ang ating Pinesyo Kristo. Verse 44. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Imagine, mga kapatid, manalangin ka. Tagaktak ang pawis mo. Ang pawis mo na dugo na. Dito pa lang makikita natin ang paghihirap ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, sinabi pa rin niya, as an obedient son, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. Makikita natin dito, mga kapatid, ang paghihirap. Kamantaman itong last Friday. Paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Letter B sa Luke chapter 22 verse 63-65.
Anong sabi dito? You see a man in terrible pain. Nanginig. Sa sakit. Ang ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya ipinako na sa cross na hindi naman dapat siya ang magdusa. 63, now the men who held Jesus mocked him and beat him, and having blindfolded him, they struck him on the face and asked him, saying, prophecy, who is the one who is struck you? Imagine na yun, mga kapatid. Piniringan ka ang iyong mga mata, dinuraan ang iyong mukha, pinalo ka, ininsulto ka, sinaktan ka, tapos sasabihin, hulaan mo kung sinong pumalo sa iyo. Ito yung napakasakit. Kung titingnan natin, kasi na mga kapatid. Kaya ito napili ko dahil amang pinag-aralan ko ito, ako naiyak na. Kasi sobrang kaya itinuloy ko. Sa pag-aasa na ito'y magbibigay sa atin ng lalong pagpatibay sa ating paglilingkod. Isaiah chapter 53 verse 3 and 5. Anong sabi ni Propeta Isaiah? Ang sabi dito, is despised and rejected by men. Siya'y itinakwil ng mga tao. Walang malang sumulyap sa kanya o nagbibigay ng awa. Verse 4, surely he is born out of grief and carried our sorrow, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted, but he was wounded for our transgression. Siya'y sinaktan, siya'y sinugatan, at ang mga sugat niya dahil sa ating mga pagkakasala. Imagine mo, mga kapatid. Excuse me. Sa kabila ng mga masakit na binigay niya, binigay ng mga Romano sa ating Panginoong Kristo, ay nagawa pa rin niya. Letter C. Luke chapter 23 verse 34. Ang sabi dito, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. You see a man of great compassion. Nakikita natin ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na walang kapantay ang kanyang pagpapatawad. Kailanman ay hindi maaring ihambing natin sa tao, sa ordinaryong tao.
ang kanyang great compassion. At dahil dito, makikita natin sa part 3, ang kabuhan, ang larawan kung paano naghirap ang ating Pinesucristo sa itaas ng cross. Dinako tayo sa part 3, part 4. When you look at the empty tomb of Christ, you see your great joy that Jesus Christ lives again. Kung makita natin ang walang laman na libingan ng ating Pinesucristo kung tayo'y naroon sa panahon na yon, ang ating buong kagalakan ay mag-uumapaw sa bawat isa sa atin. Great joy sapagkat nabubuhay muli at ito na ang katuparan ng propesya ng banal na kasulatan. Look at 34, verse 36 to 41. Now, as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and sat and said to them, "Peace to you." But they were terrified and frightened, and supposed he had seen a spirit. Natakot sila. Ang akala nila ay multo ang tumayo at nagpakita sa kanila. And he said to them, "Why are you troubled? And why do doubts arise in your heart? 39. Behold my hands and my feet. That is I myself. Handle me and see. For a spirit does not have flesh and bones, as you see I have." Bakit kayo nagulihaman? Ako ito. Hawakan ninyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa. Ang espiritu ay walang laman at buto, samantalang akong mayroon. Kaya ako ito. Huwag kayong matakot. 41. But while they still did not believe, for joy and marvel, he said to them, "Have you any food here? Mayroon ba kayong makain? Mayroon ba kayong tinapay? Additional na patutuo sa kanya na siya buhay nga at kumakain, hingin ang tinapay." Imagine mga kapatid. Ganon din ang kagalakan natin sa araw na ito, na makikita natin ang plano ng Diyos mula sa pinanganak at ang Pinesucristo, buhay ng Pinesucristo, hanggang sa paghihirap ng ating Pinesucristo sa krus ng Kalbaryo at dito hanggang sa araw ng kanyang pagkabuhay muli. Letter B, 1 Peter chapter 1, verse 3 and 5, anong makita? You see a bitter hope. Dito na natin makita ang pag-asa. Kaya sabi ni San Pablo, kung walang pagkabuhay muli, walang saysay ang ating pananampalataya. Kaya dito, kung nang makita nila na buhay ang ating Jesucristo, dito na nakita nila ang pag-asa na tayo din naman ay mayroong pagkabuhay muli. 1 Peter chapter 1, verse 3 and 5. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope, mga kapatid, bitter hope at buhay na pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Imagine mga kapatid, who are kept
by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Ito'y inahanda ng Diyos na maipakita at maibabahagi sa bawat isa kung sinasabi doon sa John chapter 1 sa aklat ni Juan na isang masunurin na anak, ang pag-asang ito ay ibabahagi natin doon sa huling araw. Revealed in the last time. Pupunta tayo sa letter C, Hebrews chapter 5, verse 8 and 9, you see the reward of a faithful son. So itong buhay na pag-asang ito, doon lamang ito sa mga faithful son, sa mga masunurin na anak. Obedient son na hindi nagpagapi sa mga tukso ng kaaway. 5. Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Sabi dito, true, he was a son, yet he learned an obedience by the things which he suffered. Imagine. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Siya ang naging pinagmulan ng eternal salvation. Saan? Para doon sa mga masusunuring mga anak. Hindi sa mga suwail. Saan? Ang bitter hope na ito, para doon sa masunuring anak. Kaya yung mga anak diyan na naikatabi ninyo, ibulong ninyo, mula ngayon, dapat maging masunurin siya sa inyo. Sapagkat kung hindi maging masunurin, itong bitter hope na ito ay hindi siya karapat-dapat nito. Hindi tayo karapat-dapat maging sa atin. Hindi tayo karapat-dapat niyan sa harapan nating Ama kung hindi tayo magiging masunurin. Para lamang, you see the reward of a faithful son. Alin? Yung bitter hope na sinasabi ni San Pedro. Next, when you look at yourself, what do you see? Nandito sa last, ano na tayo? Kung titingnan natin ang ating mga sarili, anong ating nakikita? Balikan natin yung 3. Inatras ko, when you look at the cross of Christ, you see a man of agony, you see a man in terrible pain. Kanino natin ito ihambing? Ihalimbawa? Isang misyonaryo na Amerikano pumunta sa Pilipinas. Bago niya inumpisahan ang pagpunta niya sa bundok upang mangaral, nag-aral po na siya ng Tagalog. Parang si Brother Bob Buchanan. Nag-aral siya ng Bisaya. Eh, maayo, may buntag. Ganun siya. Sa Davao daw, sabi niya. Nung kami tinuruan niya noon ng klase kami ng The Light of Christ doon sa Talamba. Maayo. So natuto ng Amerikano na mag-Tagalog at mag-Bisaya. So inumpisan niya ang kanyang misyon doon sa bundok. Inaralan niya isang bahay, isang pamilya. At tulad ni San Pablo, niyakag siya. O si Pedro, nang ginawa ni Cornelio sa kanya, manatili muna kayo dito sa bahay. So nag-stay siya, yung Amerikano, doon siya nagpalipas ng gabi at hinandaan siya ng pagkain nung bagong convert niya, yung bagong nakikinig sa Ebanghelyo. So bago magdilim, dumungaw siya sa bintana. Bibigyan ko kayo ng ilustrasyon, mga kapatid, sapagkat doon naman tayo, huling pagtatapos na tayo doon sa part 5. Piraso na lang yun. Nakita niya doon sa bintana ang isang inahin, mga kapatid. Very smart na inahin na manok. Nakatayo ang kanyang liig. Palingalingan ang kanyan, pati tumingin sa Amerikano.
ang kanyang pakpak na kadipa. Ang kanyang malabay na pakpak ay idinipa ng inahin upang bigyan ng proteksyon ang kanyang mga sisiw laban doon sa mga mababangis na mga hayop. So natutuwa ang Amerikano sapagkat nakita niya yung mga sisiw na naglabasan, ang kaming sisiw, tumitingin pa sa kanya nung malabas doon sa pakpak at tuwang-tuwa, nag-iingay. Ganun din ang kanyang nanay, tuwang-tuwa. Napakaganda. Subalit, kinabukasan mga kapatid, nung dumungaw uli ang Amerikano, nakita pa rin niya. Ganun pa rin. Hindi kumagalaw. Nakadipa ang mga pakpak, naglabasan yung mga ulo ng mga sisiw, at nakatayo ang liig noong parang tayo ng isang tunay na kawal na mandirigma. Tinitiga ng Amerikano hanggang di siya nagtataka, siyang daw kahapon, lumilingon naman ito sa akin, bakit ito ay steady support ang tingin ng inahin. Habang ang mga sisiw niya na nakadipa naman yung pakpak ng inahin, ay naglabasan pa rin ang mga ulo nila at tuwang-tuwa. Hindi nakatiis ang Amerikano, mga kapatid, yung kanyang binaba at tiningnan. Nakigulat na lang ng Amerikano, ang inahin ng manok ay wala na palang buhay. Nakita niya may mga langgam na sa ulo, sa mata, sa bibig. Ano nangyari, mga kapatid? Nabutas ang kanyang ulo. Pinutas ang isang mababangis na daga. Sinipsip ang kanyang dugo at utak. Imagine, mga kapatid, tiniis yung hindi kumagalaw, inubos ang kanyang dugo, sinipsip pati ang kanyang utak, dugo at tubig ng kanyang katawan. Tiniis niya ang sakit at hapdi hanggang sa malagutan ng hininga para lamang sa kanyang mga anak. Kung ating iambing dyan sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, terrible pain, nanginginig ang ating Pinso Kristo. Sakit na unti-unting naubos ang kanyang dugo at tubig sa kanyang katawan. Kaya dapat ang isa buhay natin palagi yung paghihirap ng ating Pinso Kristo. Makita natin na dapat tayo natin tularan din masayang ang kanyang agony sa taas na cross. Punta na tayo sa huling bahagi. When you look at yourself, what do you see? Kung titingnan natin ang bawat isa sa atin, una lang yung tinginan yung katabi niyo, sa atin na lang sarili. In Galatians chapter 2 verse 20, Christ living in you. Kung mayroon kayong Biblia, pwede niyong tingnan. Chapter 2, verse 20, ang sabi dito, King James, New King James Version. Paborito ko ito dahil malaki ang litra nito, mga kapatid. Sa tuwang-tuwa ng aking mentor sa Saipan, Amerikano, nagulat siyang bakit nagsalamin ako. 43 years old ako noon. Sabi niya, bibigyan niya ako malalaking litra. Nagsilos yung iba dahil bakit ako lang. Kaya ako lang nakitaan niyang lagi nagbabasa. Ito yung ang mga litra niya may pula. Ibig sabihin na salita ng Panginoon niyan. Jesus Christ ang may salita niya. May pula. Kaya paborito ko to dahil New King James Version, dali lang maunawaan. So basahin natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Sabi dito, verse 20. Now, a mediator does not mediate for one only, but God is one. Chapter 2, verse 20.
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I know live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave me himself for me. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi ako'y nabubuhay ngayon sa pamagitan ni Kristo na namatay at nabubuhay para sa akin. Dapat itong makita natin. Kaysa sa John 8 chapter 44, ito ang, kung titingnan natin sarili, dalawa makikita natin. Si Kristo na ba ang buhay na nasa atin? O itong sa John 8 chapter 4, chapter, verse 44. Ano ba yung nilagay diyan na John 8 chapter 8:44? Basahin natin. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So he is the father of lies. Kaya kung wala tayo doon sa Galatians chapter 2 na si Kristo ang dinapag-aari natin ang buhay, kundi si Kristo ang nagmamay-ari natin buhay sapagkat siya'y namatay para sa atin. Kung we follow lies, you are belongs to chapter 8 verse 44 of the book of John. Kaya dito tayo sa katotohanan. Now, in last verse, 2 Corinthians chapter 13, look at yourself and see the truth. Tingnan natin ang ating sarili at alamin kung ano ang katotohanan na taglay-taglay natin sa 24 hours ng ating mga buhay. Nakikita ba natin ang buhay ng ating Jesucristo? 2 Corinthians, last verse. Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you know? Do you not know yourself that Jesus Christ in you? Unless indeed you are disqualified. Maliban lang kayo itinakwil. Kaya ito ang totoo, titingnan natin mga kapatid, itong 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Tingnan natin ang ating mga sarili. Wala ba tayo doon? Wala ba sa atin yung Galatians chapter 2 verse 20 o diyan tayo sa John 8:44? Kung balikan natin from 1, when you look at the birth of Jesus Christ, then when you look at the life of Jesus Christ, number 3, when you look at the cross of Christ, 4, when you look at the empty tomb of Jesus Christ, the great joy, and last, when you look at yourself, what do you see? Anong nakita natin? Mga kapatid, salamat sa inyong pagkikinig. Bagamat patawad na ako'y nagpakita ng kartistahan na umiyak sa kusalapan ng kamera. At bukso ng aking damdamin talaga mga kapatid kasi sapagat akin itong inaaral, nung agang inaaral ko ito, talagang pag maramdaman kong ganyan sa ibang sa denomination kasi mga kapatid, sasabihin kagad nila sa introduction, ito ang mensahe ko sa araw na ito sapagkat kinausap ako ng Diyos kagabi na ito ang iaral mo. Pag pastor ang magsasabi niya mga kapatid, iwanan na ninyo. Hindi totoo yan. Bakit? Special ka naman. Sa 7th video, ikaw lang kinausap. Paano naman yung kami? Ikaw lang kinausap? Ba, sinisurti ka yata ang pastor ka. Iwanan natin. Okay? Next, thank you very much mga kapatid. End of our lesson. Thank you, Brother Neil, sa lahat ng mga kapatid.